Ang topic natin ngayon tungkol sa block diagram ng electric fan, block diagram ng electric fan. Ito yung kabuuang block diagram ng electric fan. Mula dito sa outlet natin, outlet ng kabayan natin, meron tayong ano dyan. Ito yung outlet. At ito yung 220 natin na plug. 220 volt AC. Hindi makita. Ito na lang. 220 volt AC. Ano bang AC? Ang AC, tinatawag na alternating current. Alternating current, ganito magiging waveform niya. Makikita mo, yan, ganyan magiging waveform ng alternating current natin. Hindi makita. Taas natin konti. Yan, yan ang magiging waveform ng alternating current. Napakaliit. Lakihan natin. Yan. Tapos dito, ito yung pinaka-plug ng electric fan natin. Yung dalawang wire, meron tayong tinatawag na line 1 saka line 2. Mula sa itong line 1 natin na wire, papunta siya ng selector switch ng electric fan natin. Switch. Selector switch yan. Yan, selector switch. Meron yan ditong 1, 2, 3. Meron siyang ano na 1, 2, 3, saka 0. Mula sa line 2 natin, pumunta yan ng thermal fuse ng electric fan natin. Ito yung thermal fuse. Thermal fuse ng electric fan natin. Tapos, pagkalagpas, pupunta naman siya ng capacitor. Capacitor ng electric fan natin. May makikita ang capacitor nito na 1.5, 1.7, saka 2 microfarad. Minsan ang voltage niya 350 volts. Minsan 400 volts. Meron pang 450. 450 volts. Pero pare-paras lang yan kahit alin dyan. Pwede kasi 220 lang naman yung capacitor natin. Pagkalagpas ng capacitor, dadaan naman siya ng starting coil. Starting coil ng winding natin. Pagkalagpas ng starting coil, dadaan na siya ng speed coil, yung tinatawag na 1, 2, 3. Tapos, papunta yan ng selector switch. Kung mapapansin nyo, yung starting coil, nakaparallel dun sa 1, 2, 3 na speed na motor natin. Bali itong ano niya, speed na 1, 2, 3, nakabang na to dito sa selector switch. Once na in-on mo na yung electric fan mo, mag-on, magkakaroon ng on contact yung 1, 2, 3 na speed dito sa selector switch natin na kung saan nakakabit yung line to. Ibig sabihin, ganyan ang magiging cycle ng 220 natin sa loob ng starting coil. Ngayon, papaliwanag ko sa isa kung ano-ano mga trabaho nila. Itong kagaya ng thermal fuse, capacitor, at saka itong motor tinatawag stator. Yung thermal fuse natin, ganito yon. Thermal fuse natin ito, di ba? Ito yon yung actual thermal fuse. Yan. Tapos, ito yung square na thermal fuse. Ito naman yung pahaba. Ano-ano ba ang gamit itong thermal fuse na ito? Ang gamit ng thermal fuse, para maiwasan yung pagkasunog ng motor natin. Kaya may thermal fuse dito. Kasi,
Pag once na uminit na yung motor mo, halimbawa, sobrang init na nagkaroon ng problema sa bushing, shafting, unang-unang bibigay kagad yung thermal fuse. Sa mga commercial na motor na nabibili natin sa tindahan, katalasan talaga dyan yung motor may thermal fuse. Pero yung mga bagong stator na nabibili natin, wala na siya motor. Ngayon, kadalasan maririnig natin sa mga bagong electric pan na dinadala sa mga shop, ganito. Katalasan yung motor ni electric pan nila, bagong bili daw, hindi naman mandar. Ngayon, ano mo talaga, titingnan mo kagad kung bago yung motor. Kasi pag bago yung motor, 100% na mayroon siyang thermal fuse sa loob. Ngayon, pag dinala yung electric pan sa shop na iba yung rewind, may nakikita na pangkaraniwang color na white, black, red, saka green. Alam na ng mga technician na walang thermal fuse yun, direkta na yung motor noon kasi hindi na galing sa tindahan, galing na sa bilihan ng mga motor ng electric fan o starting coil. Kaya tinitingnan na kagad nila pag original pa yung motor, alam na nila meron yung thermal fuse sa loob ng motor. Ngayon ang ginagawa ng iba, tinatanggal na to, inaalis na to. Itong thermal fuse na to, dinidirekta na. Pero sa akin, napakalaga na may thermal fuse kasi thermal fuse ang nagbibigay ng kasiguraduhan natin para hindi masunog yung motor. Kasi kung wala yung thermal fuse, pag uminit yung motor, yung stator man, talaga masusunog yung motor natin dahil wala na siyang bibigay ng signal para bumitaw yung motor. Hanggat wala kasi siyang thermal fuse, hindi bibitaw yung init sa init na motor. Tuloy-tuloy ang uminit na uminit hanggang siya magbaga. May pagkakataon pa na susunog yung motor natin. May pagkakataon pa na umuusok, lumiliyab. Kasi nga, wala siyang thermal fuse. Yun ang kalagayan ng thermal fuse. -115°C, 2A to 50V. Kung mapapansin nyo, ang thermal fuse natin, meron siyang 115°C, 2A to 50V. Ibig sabihin, pag lumagpas ng 115°C, bibitaw na yung motor natin, bibitaw na yung thermal fuse natin. Kailangan ang init niya ay hindi pa pababa sa 115°C para magpatuloy yung andar ng motor natin. Kasi pag once na lumagpas na, halimbawa lumagpas na sa 115°C, talagang bibigyan na yung thermal fuse natin. At sa katalasan, kailangan hanggang 2 ampere lang kasi mayroong thermal fuse na 3 ampere to 50 volts. Yung 3 ampere na yun, para sa mga industrial motor naman yun. Stator, yung mga industrial na electric fan, yung mga bakal yun, ginagamit sa simbahan. Yung 3 ampere yun. Ito sa mga pangkaraniwa motor na ginagamit natin sa pambahay, 2 ampere to 50 volts. Yan lang ang pwede natin ikabit na 115°C. Kasi sa mga rice cooker kasi, ang nakalagay naman doon na temperature, 185. Sa motor, 115 lang. Kaya ng kahalagahan na may thermal fuse yung motor natin. Kasi pag wala yan, may posibilidad na masunog yung motor natin. Pwede naman kahit bagong bili na motor, pwede natin lagyan siya ng thermal fuse para ma-protectan din natin yung motor natin. Tapos punta naman tayo ng capacitor. Yung capacitor naman natin, meron sa yung makikita mong tinatawag na 1.5, 1.7, 2 microfarad, 350 volts. Yung iba minsan nakalagay 350, meron 400, meron 450. May bumibili na ang nakalagay sa capacitor niya 450 volts, wala ako, 350 lang. Ayaw niya kasi sabi niya, kuya, 450 nakalagay, bakit 350 lang? Walang kaso yan, kahit 350, 400, 450, isa lang yan, pare-paras niya kasi ang papasok naman ng kuryente dyan, yung voltage ng kuryente naman natin is 250 volts lang. Ngayon, pag ano naman ang trabaho ng kapasitor? Ang kapasitor, ang trabaho siya, nag-i-store saka nag-discharge siya ng voltage. Ibig sabihin lang, pagka walang kapasitor, hindi magtatrabaho yung motor mo, yung stator na tinatawag. Kaya napakahalaga ng kapasitor. Kasi ang kapasitor, ang nagbibigay ng magnetic flux para paikutin itong rotor, yung bilog na bakal. Yun ang magbibigay ng personal lakas para umikot yung rotor natin. Ngayon, kadalasan, ang kapasitor, pag mahina na, nagiging mahina rin ang ikot. Ito yung nire-reklamo kadalasan ng mga customer sa shop na yung motor electric pan daw nila, mabagal ang ikot. Meron naman talaga na, ito kasi yung pang-araw-araw na pangkaraniwang gamit natin sa bahay. Ang electric fan, napakalaga nito kasi may mga customer na marurunong na rin
magmabagal, sabi nila, kapasitor lang daw. Pero pwede naman natin sabihin kapasitor. Kung kailangan lang, masigurado natin yung shafting sa kabusing natin, okay pa, walang tama. Kasi, hindi naman magbabase ka lang sa kapasitor eh. Kung walang tama yung bushing shafting mo, palitan mo yung kapasitor, titingnan mo naman kung magbabago. Ngayon, kung nagbago talaga, kapasitor, kasi hindi naman sa lahat ng oras, kapasitor lang talagang salarin. Ngayon, ano-ano pa may ibang mga sira ng kapasitor? Minsan, ano lang, humming lang. Eh, yung dun ta nga pala sa humming lang, kasi ganito yung papaliwanag ko, kasi may mga electric fan na humming na lang ang sound, hindi na umiikot. Yung iba naman doon, kailangan mo pang ikutin ng daliri para mag-start ng motor. Kasi ganito yan. Kung titingnan mo yung anong motor natin, yung isang coil dyan, open na, wala nang, alimbawa, ito yung motor natin. Kailangan. Halimbawa, ito yung motor natin. Tapos, meron dito ang kapasitor. Tapos, ito yung common. Tapos, 1, 2, 3. Halimbawa, yung ito motor ng, halimbawa, ito yung motor ng electric fan natin. Meron siyang 1.5 kapa microfarad, 400 volts. Katalasan, ugong na lang yung motor natin. Pag tinester mo kasi ito, ang tinester mo, naka-range ka sa times 10. Range times 10. Pag sinukat mo sa naka-range ka sa times 10, hindi sa range resistance, open siya, open siya, hindi siya gagalaw yung tester mo. Yan kadalasan, pag nakarinig ka na naugong na lang yung motor mo, hindi yan sa kapasitor, open na yung winding mo rito, yung kapasitor mo buo, kahit palitan mo ng bago yan, open siya, o kaya naman, ang motor mo partial short na. O kaya naman partial short na yung motor. Partial short. Ibig sabihin, partial short, pag tinester mo, dito na siya eh. Yung tester mo, pag tinest mo sa times 10, dito na siya papalo para papunta na sa infinity. Ito, 0 to eh. Para papunta na sa infinity, may ano nga, resistance, pero napaka ano, low resistance ng tawag. Partial short na yung motor mo. Ngayon kadalasan, maririnig mo, ugong na lang. Kahit palitan mo siya ng bagong kapasitor, hindi na siya kagana, hindi na siya tatakbo yung motor mo. Kasi, dalawang nagiging problema na motor, kung bakit kadalasan sinasabi ng customer, ugong lang daw. Kapasitor lang ang sira, hindi, mali. Kadalasan talaga dyan, pag tinester mo, naka-range ka sa times 10, range ka sa times 10, ibig sabihin ng range, itong R na yan, resistance. Kinukunan mo na resistance yung motor mo, naka-times 10 ka. Yung dalawang ano dyan, kadalasan dito, yellow eh. Yellow, tapos ito yellow rin. Yung kulay ng ano niya, wire. Open na yan eh, kaya ano mapapansin mo, ugong na lang kasi, yun ang trabaho ng kapasitor niya. Para i-boost niya, bigyan ng lakas ng yung winding ng motor para umandar. Ngayon kasi nangyari, na-open. Putol na to dito eh, yung isa dyan, putol na eh. Wala nang contact sa kapasitor, kaya open na. Ang tawag dyan, open. Dito naman tayo sa, balik tayo sa block diagram natin. Ngayon, iba-ibang sira naman ng kapasitor minsan pagka bumagal, ito lang pinapalitan natin. Ngayon, pinaliwanag ko na kung paano ang trabaho ng kapasitor. Kasi pag walang kapasitor talaga, kay starting man yan, uraning,
Ang isang malinaw dyan na paliwanag, pag walang capacitor, hindi tatakbo yung stator o motor natin. Kasi ang capacitor, siya nagbibigay ng pwersa ng lakas para andarin yung rotor. Yung rotor ay ito yung rotor. Kusa nakakabit yung shafting natin. Tapos, dadaan niya ng starting coil. Tapos, pupunta na siya ng ano, speed na 1, 2, 3. Tapos, yung kabila. Kasi kung mapapansin niyo itong winding ng motor natin, naka-parallel yung starting. Yung, tapos, yung tatlong winding series, papunta ng ano, capacitor yung isa. Yung isa naman sa starting coil natin. Paano ba tumatakbo yung stator natin? Butas naman siya. Kung titingnan natin, ito yung stator, ito yung rotor. Paano ba tumatakbo siya? Gayon tingnan mo naman, oh. Wala siyang ano, kasi ganito yan. Yung winding nito, siya nun nagbibigay ng magnetic, yung tatag magnetic induction coil. Para mawitas itong rotor, nagsiselbi siyang magnet. Stator naman, nagsiselbi siyang lang. Kaya tinawag na stator, stationary, kabig sabihin, kinakapitan siya ng ano, winding ng, ito na yung winding niya, yung ano, stator na may winding, saka itong tinatawag nilang bakal. Tawag dito, kaya tinawag na stator, stationary. At yung rotor naman, bakit tinawag na rotor? Ibig sabihin na rotor, ano, rotation, para umikot. Paano ba nagtatrabaho ang rotor? Ang rotor kasi nagsisilbi siyang magnet na kung saan nakakabit siya sa itong pinakadalawang main component ng electric fan, ang rotor at stator. Yan. Itong windings na to, yung may windings dito, itong alimbawa, ito yung dalawa na to, nagsisilbi siyang, may kasi kung i-ano natin sa magnet, meron siya tawag na north pole at south pole. Diba, kung ito yung south pole niya, ito magiging north pole para umikot siya, hilahin pa clockwise. Ang ikot ng motor natin, pa-clockwise. O ganun, pa-clockwise. Tapos, ito yung ano, clock and actual na. Bawa ito, itong, halimbawa ito yung stator natin. At ito naman yung rotor. Ayan, rotor. Yung stator natin, halimbawa, meron siyang ano, south pole. Yung rotor naman, meron siyang tinatawag na north pole at south pole. Yung dalawang sign na yan, pagka nagtapat sila, nagkakaroon sila ng attraction, attracted sa other. Pag yung tinatawag na like sign, tawag na like sign, repel its other. Ibig sabihin, pag pareho sila ng sign, naghihiwalay. Pag like sign, pag unlike sign naman, attract. Nagkakaroon sila ng attraction sa isa't isa. Sabihin, pagka parehas ng sign, naghihiwalay. Pero pagka unlike sign siya, nagkakaroon sila ng attraction sa isa. Kaya na nag-ano para umikot yung rotor natin. Kasi ang rotor, nagsisilbi siyang magnet. Ganun lang kasimple. Kaya nagkakaroon na siya ng paikot na clockwise. Ngayon, paano ba natin malalaman kung okay po yung capacitor? Mas maganda sana kung meron kayong capacitance tester. Ito yung capacitance tester. At tingnan natin, i-rest natin sa ayan, 2 microfarad. Ayan. Sa 2 microfarad. Yung capacitor na hawak natin, ano siya, 2 microfarad. Tetesteran natin. Itong capacitor pala, wala siyang polarity, baliktaran siya. Kasi may mga nagtatanong kung alin daw ba ang ano. Kaya kung titingnan mo, ito yung microfarad. Ano na lang siya, 1.6.
ano, 1.6. Ano. Ito yung bagong capacitor. Ito bago to. Ito pa siya nagagamit. Meron siyang 1.5 cap na capacitance. Tapos 400 volts. 1.5, 400 volts. So, titingnan natin. Yan. Ano siya? 1.49. Pag ni-round off mo, 1.5 talaga. Papansin nyo, wala. Kadalasan, yung capacitor, tinitest nila sa analog tester. Pag tinignan mo sa analog, papalo-papalo to, kaso lang, di siya accurate. Kailangan talaga, ang pag-check ng capacitor, kailangan sa capacitance meter. Kagaya nito sa electric pan. Nakalagay rito, 7.5. Sa wasi, ano to eh, wash motor. Na pinalit ako. Kailangan, i-rinse mo, silalagay mo sa mataas na ano capacitance number niya. Meron, lagay sa 20 microfarad. Bali, ang i-check natin is 7.5. Ayan, titingnan natin kung ilan pa yung laman niya. 7.5, bali 7.03 na lang. Ibig sabihin, good pa naman siya. Pwede pa. Kaya lang, ano, kasi nagpalit ako ng wash motor. Yung wash motor niya, naka-design sa 10 microfarad, kaya pinalitan ko ng 10 microfarad. Ito kasi sa mga original na motor ng wash motor, 7.5 pa yung nakakapit. Ayan. Pero ito pinapakita ko lang, yung 7.5 niya, naging 7.03 na lang. Ibig sabihin, nabawasan na konti. Pero kung titingnan mo ito sa analog, papalo lang. Tingnan natin, i-actual natin sa analog tester. Oh, ito kagaya nito. 1.5 ang capacitance niya. Point something na lang, 1.5. Point something na lang nakaano tayo sa 2 microfarad. Ano? Oh. Ayan. 1.5 point something. Tumandar pa naman yung electric pan kasi lang sobrang bagal na. Ngayon, ipapakita actual natin sa tester. Wala, ayaw pumalo. Awa nito, 2 microfarad. Pag tinester mo siya, papalo lang. Ah, ganyan. Nakatano. Tinester, papalo lang siya ganyan. Kasi, ang tester naman, nagamit ang tester, resistance, hindi naman capacitance. Ang inaanap po rito, yung capacity niya, yung persa na pwede niyang ibigay sa motor natin, hindi yung resistance. Kasi kadalasan yung iba, tinitester lang. Pero hindi dapat, ang titingnan mo rito, yung capacitance niya.